Magandang umaga po, magandang tanghali, or magandang gabi. Good morning, good afternoon, or good evening. Kung ano mang oras nyo napapakinggan o napapanood. Welcome po sa LAFILNAZ Daily Devotion. Sa umaga pong ito, ating pong pagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos na sinulat ni Juan, si John the Beloved. Sa chapter 3, verse 30, kung saan ang nagsalita ay yung kanyang tukayo, si John the Baptist. He must increase, but I must decrease. Bakit nga ba sinabi ni John the Baptist yun? No, alam naman natin na si John the Baptist ay kamag-anak ni Jesus at siya yung preparer of the way. Siya yung naghanda para sa paglulunsad ng ministeryo ni Kristo. Malaki ang role na ginampanan niya at siya yung dynamic preacher na kung saan pinahayag niya salita ng Diyos. John chapter 3 verse 30, He must increase, but I must decrease. It's John the Baptist talking about Jesus, saying his purpose in this world is to decrease. That's what he must do, and Jesus must increase. Ang ibig sabihin, ang purpose ni John the Baptist, buo sa puso niya. Ang purpose niya dito sa mundo na to was to exalt Christ, not himself. Ikaw kapatid, kailan mo binida si Jesus? Kailan mo rin huling binida ang sarili mo? Kung ano man meron tayong talino, kakayahan kumita, pagpapala, kagalingan, kapangyarihan sa trabaho, sa eskwela, sa organisasyon, being a leader or being a spearhead, anything na, kumbaga, advantage na meron ka, lahat yun galing kay Kristo. At sana, i-glorify natin yung giver of the gift. Kung meron man ng mga pangyayaring maganda sa buhay natin, sana, iangat natin si Kristo, hindi ang sarili natin. Kung meron man magandang nangyayari sa ating simbahan, sana iangat natin si Kristo, hindi ang sarili natin. Kung sakali man may pagkakataon na tayo ay nakatulong sa ating kapatid, sa ating kamag-anak, sa ating kaibigan na nangangailangan, sa kung saang aspeto man ng pangangailangan tayo nakatulong, sana hindi tayo ang bida. Huwag tayong maging bida-bida, sapagkat si Kristo lamang ang tunay na bida. Sa gayong paraan, kung sakali man naiaangat natin ang pangalan ng Panginoon, makikilala at makikilala nila ang kagalingan ng Diyos. Diba, win-win? Kasi pinagpala natin ang puso ng Panginoon dahil nag-glorify siya. Win-win kasi masarap sa pakiramdam na ituro ang tunay na giver, ang tunay na makakatanggap ng tamang credit. Hindi yung nag-grab tayo, no? Hindi yung nagko-coattail ride tayo. Hindi yung nag-grab tayo ng katanyagan or credit ng Panginoon. Di ba win-win kasi pinagpala yung puso ng tao na natulungan mo or nabigyan mo ng pagpapala dahil naturuan mo siya patungkol kay Kristo. Naiangat ang pangalan ni Kristo. At higit sa lahat, nakakilala siya sa Diyos dahil sa magandang ginawa mo. Dahil lahat ng bagay sa mundo, lalo na napakaganda at isang pagpapala, isa lamang po ang pinanggalingan. Yan ang ating Panginoon. Kaya sana sa araw na to, kung meron ka man na
nangyaring maganda, pagpapalang natanggap, may natulungan, o kung anumang bagay na pwede mong sabihin na ako talaga to eh, galing-galing ko eh, or ako dapat ang makatanggap ng credit. Sana mabuhay tayo sa prinsipyo na si Kristo lamang ang dapat itanggal. Kapag yan, kapatid, pag yan pinamuhay mo, makikita mo yung blessing na mag-overflow sa buhay mo. Madaming pagkakataon sa buhay natin na hindi naman talaga tayo dapat na makatanggap ng papuri. Ibigay natin, sabi nga, give honor to whom honor is due. At yan lahat ay para sa Panginoon. Sa aking pagmiministeryo, isa pong prinsipyong pinangahawakan ko ay ito. Naayangat si Kristo at ibaba ako. Sapagkat wala po akong kapangyarihan at kakayahan. Kung anumang meron na nakagamit-gamit sa akin, yun lahat ay galing sa Panginoon. At pag natuto tayong mag-humble down, magpasalamat sa Kanya, siguradong pagpapala, mas marami pang pagpapala ang matatanggap natin. At ang buhay natin ay magiging channel of blessings sa maraming tao. Sana sa umaga na to, sa hapon o tanghali o gabi, kung kailan mo man pinapakinggan ang ating daily devotion, naway may apply mo sa iyong buhay. Kaya maiintindihan mo na kapag may narinig ka na, uy, ang gwapo-gwapo mo naman ngayon. Uy, ang bait-bait mo talaga. Kadalasan, ang humble na Kristiyano, ang sagot niya, praise the Lord, or glory be to God, or salamat sa Panginoon, or sa Diyos lamang ang pagpupuri. Sapagkat ang mga ganong klaseng tao, alam nila kung saan sila dapat pumuesto, sa baba. At ang pwesto ng Panginoon ay sa taas. Sana simula sa araw na to, ang isang takeaway mo ay laging unahin ang Panginoon, ay laging iangat ang pangalan niya, hindi ang pangalan natin. Sapagkat lahat ng kabutihan na maganda na pwede mangyari sa iyo at sa lahat ng tao sa paligid mo, manggagaling lamang sa Panginoon nating buhay. At yan ang Panginoong Hesukristo. Maraming salamat sa iyong pakikinig, panonood sa umaga na to. Dalangin ko na ikaw ay pagpalain. Dalangin ko ikaw ay magkaroon ng isang napakagandang araw ahead of you. Pagpalain ka nawa ng Diyos. God bless you, kapatid. Hanggang sa muli. Kita-kits tayo bukas. Bye.